patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, ang Kristong Mesiyas. Ano ang kahulugan na narinig nating pagbasa? No? Puros mga pangalan ng kung sino-sino. Ito po ay ang mga ninuno ng Panginoong Jesus. Kung kaya kapag binabasa ang mga talatang ito, hindi ito gagawin na pagbasa. Katulad na kapag nagbabasa ka ng comics, o nagbabasa ka ng Facebook, o nagbabasa ka ng blog. Sa halip, ito ay isang formal na dokumento. Para bagang yung diploma mo sa school. Kapag binasa mo yung diploma mo sa school, hindi mo naman babasahin yun na para ka nagbabasa ng kwento. Sa halip, babasahin mo yun in such a maringal na pamamaraan dahil it's an official that you have achieved your academic excellence. Natapos mo yung dapat mong tapusin sa akademya. So ganun din ang narinig nating mahabang-mahabang listahan ng mga pangalan ng ninuno ni Jesus. This is an official declaration. At ano ang pinapahayag ng mga listahang ito? Ng ating Diyos, ang dakilang Diyos, ang Diyos sa kaluwalhatian sa kalangitan, totoong Diyos, ay naging totoong tao. Imagine, ano nangyari yun? Yung totoong Diyos na nasa langit, makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng kaluwalhatian, papuri ng mga anghel. Pinili niyang maging katulad mo, para bagang pwede mong sabihin, na isang kaharian. At sabi nung hari, ayoko lang marumi ang aking kaharian, kailangan malinis, kaya lahat ng mga ipis, papatayin natin. At sumunod na may mga tao, lahat ng ipis pinatay. Kaya lang makita nung hari na kawawa naman yung mga ipis, namamatay silang lahat. Ang ginawa ng hari ay lumapit sa mga ipis, lumuhod siya sa mga ipis, at humingi siya ng patawad sa mga ipis. Sorry ha, pinapatay ko kayo. Sabihin niyo, ano ba yung kwenta ni Father? Walang kakwenta-kwenta. Nakakaloko. Ganun talaga ang nangyari sa ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Ang Diyos na dakila, ang Diyos ng kaluwalhatian, pinili niyang maging isang tao. Nagpakaaba, nagpakababa ang Diyos para sa atin. Upang tayo, ikaw, maligtas sa iyong, sa ating pagkakasala. Nakakaloko talaga. Bakit gagawin na isang Diyos yun para sa atin? Tayong tao lang, nilalang tayo. Siya ang tagalikha. Bakit kailangan niyang bumaba sa level natin? Ito ay hiwaga. Hiwaga ng kalooban ng Diyos para sa tao. Hindi pa natin lubos na maunawaan. Sa halip, ang alam lang natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat sa atin mapatawad at maligtas. So hindi kaya ipaliwanag ng utak, bakit itong ganito ang naging pamamaraan ng Diyos upang ligtas ang tao? Hindi maisip ng utak, pero dito sa puso natin, pwede nating maramdaman ang pagkilos ng Diyos. Ginawa niya lahat to dahil sa pag-ibig sa tao. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, mahal tayo ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Alam, kapag hindi mo pa nasimulan doon, hindi mo pa nilagay sa tuktok mo at sa puso mo, mahal ako ng Diyos. Ang hirap magsimula sa buhay spiritual. That should be the starting point of our spiritual growth. Aminin muna natin na kahit tayo ganito, nilikha, makasalanan, mahina, palpak, mahal tayo ng Diyos. Kaya naman,
ano ang ating magiging tugon? Alam niyo, nung ako'y batang pari, no? The first year of my priesthood, kami mga magkaklase, every month, during our anniversary day, binibisita namin si Jaime Cardinal Sin, dati siyang arsobispo ng Maynila. Mag-aalay kami ng misa, minsan magmama si Cardinal 4:30 ng umaga, kaya pag medyo hindi nagising na maaga ang Cardinal, alas 5, nag-misa kami. At sa misa, mag-almusal kami. Pagkatapos ng almusal, sasamahan namin siya sa pagtalaw sa mga parokya. And one time, so punta si Cardinal doon, kasama kami. At alam niyo po, kinausap talaga ni Cardinal na wala yung kura that day na darating siya. At pagkatapos, hinarap niya yung mga PPC, hinarap niya yung mga tao, yung mga parishioners. Kinumusta niya sila. At pagkatapos, sabi niya sa kanila, patawarin niyo na yung kura niyo. Unuwain niyo na yung kura niyo. Tapos sabi ni Cardinal Sin, dahil ako ang nag-assign sa inyong parish priest, ako ang may kasalanan. Kaya ako ang hihingi ng tawad. Alam niyo, ginawa ng Cardinal, mula sa altar, ganito, bumaba siya sa gitna. Nakatayo yung mga tao. At sabi niya sa mga tao, dahil ako ang may kasalanan, ako hihingi ng tawad sa inyo. Lumuhod ang Cardinal. And during that time, Cardinal Sin is Cardinal Sin. Ibig sabihin, he is an international figure, no? Sa lahat, sa mundo, kilala siya, no? Because of the people power. Lumuhod ang Cardinal. At sabi niya, hihingi ako ng patawad sa inyo kung ano mang pagkakamali ng pura paroko niyo. Hinihingi ko ang pagdasal niyo ako. Kaya kung maaari, habang ko'y nakaluhod, ialay niyo ang panalangin. Ama namin, Our Father. Alam niyo yung mga tao, hindi makapagdasal. Umiiyak yung mga tao. Pero tuloy pa rin, no? Pinagsumikha pa ng mga tao ng people, dasalin yung hiling ng Cardinal. Yung Ama namin. At pagkatapos nun, tumayo si Cardinal Sin, mangiyak-ngiyak rin si Cardinal Sin sa patingin ng patawad. Yung mga tao din, umiiyak, humihingi ng patawad. Ito ang ibig sabihin nung narinig natin. Mga ninuno, listahan ng ninuno ni Jesus. Kung ang Diyos kayang magpakaaba, kung ang Diyos kayang magpakababa para sa pagmamahal ng tao, bakit ang tao? Bakit tayo? Napakayabang natin. Ayaw nating magpakababa. Ayaw nating humingi ng tawad sa isa't isa. Ayaw nating magpatawad sa ating kapwa. Lalo na sa pamilya, no? Kapag may problema, may alita, di pagkakaunawan. Ang hirap. Di mo marinig sa bahay, I am sorry. Ang narinig mo sa bahay, murahan. Ito kasi, demonyo ka eh. Ang anak mo, mana sa'yo. Anak ng demonyo. Grabe, no? Hindi kaya natin magaya ang Diyos? Handa siyang magpakababa para sa atin? Ano pa ba yung pagmamalaki natin? Wala pa naman tayong pagmamalaki. Kakatapos, patapos na ang COVID. At ang isang aral ng COVID pandemic na dapat nating matutunan, hindi pala natin kaya kung mag-isa. Bali wala pala ang utak ng tao, ang yaman ng tao, ang pera ng tao. Napakaliit na virus, kaya tayong talunin lahat. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Kaya, dapat hindi tayo magpakumbaga. Bakit hindi tayo humingi ng awa? Bakit hindi tayo humingi ng tawad sa kapalpakan natin? At ito ang napakaganda sa simbang gabi. Sa simbang gabi ito, lahat ng kapalpakan natin sa nakaraang mga buwan, ito ang ating handog sa Diyos, ang simbang gabi, para lumilis ang ating puso. Para pagdating ng araw ng Pasko, ay talaga naman ang puso natin malinis na malinis. At si Kristo hindi nasasabsaban ipaisisilang sa halip. Si Kristo dito
dito sa ating puso, isisilang muli si Jesus. Amen? Palakpakan natin si Kristo sa ating puso. Kaya meron pa tayong gagawin. Mamayang gabi, alas 6 ng gabi, mag-aandog tayo ng penitential rite. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay sama-sama tayo. Magtitipon tayo dito. Sama-sama tayo magsisisi ng kasalanan. Sama-sama tayong hihingi ng patawad. Sama-sama tayong magbabalik loob sa Diyos. At pwede kayo humingi ng papel na ganito, kulay dilaw. Meron din kulay pink. Dito, isusulat yung mga kasalanang pinagsisisihan. At pagkatapos, may bahagi ng ritual kung saan babasbasan ko yung apoy na iaanda ng mga katikista dito sa dambana. At doon sa apoy na binasbasan, doon natin ilalaga ang mga papel ng kasalanan upang masunog. At kasabay noon ay ang panalangin nating paghingi ng patawad. At pagkatapos noon, ipagkakalog ko sa inyo yung apostolic blessing na galing sa Santo Papa Pope Francis. Dahil hindi ko naman kayang pakinggan ng kumpisal yung lahat kayo, hindi po kayo, no? Pero sa pamagitan ng kapangyarihan ng Santo Papa, tatanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos gamit ang kanyang General Absolution Apostolic Blessing. At halinawa, maramdaman nyo yung pagsisisi at maramdaman nyo yung pagpapatawad ng Diyos at maramdaman nyo yung malinis na malinis ang puso nyo. Back to zero tayo. Pwede na naman magsimula. May bagong pag-asa sapagkat may pagpapatawad ang Diyos para sa mga nagpapapumbaba. Amen? Palakpakan natin ang Diyos ng pag-asa. Iyan ang gagawin natin mamaya. At sana nga maranasan nyo. Napakaganda kapag malinis ang puso. Napakaganda ng pakiramdam na wala nang iniisip na masama sa kapwa mo. Malinis na puso, malinis na isip. Napakaganda. Pwede ka nang maging masaya dahil ikaw ay may malinis na kalooban. Pwede ka nang maging masaya dahil ikaw ay nagmamahal. Pwede ka nang maging masaya dahil payapa ang iyong puso. Pwede ka nang maging masaya dahil ikaw ay naglilingkod sa kapwa, sa Diyos at sa kapwa. Kapag ganyan po yung pakiramdam natin, ay talaga naman, ang Paskong ito, magiging masaganang, mapayapa, at maligayang Pasko sa lahat. Amen? Tayo ito ba yung ngayon at sama-sama ipahayag natin ang mga kaibigan, ang bawat sa at ang ating tutulong. O Jesus, mahal kita. Basbasan mo ang aming pamilya. Ulitin natin. O Jesus, mahal kita. Basbasan mo ang aming pamilya. Pagbalain mo ang Santo Papa Francisco, ang aming PPC, ang mga church volunteers, at ang mga pamilya sa aming parokya. Naway masagana at payapang kapaskuhan ay kanilang makamtan. Manalangin tayo. O Jesus, mahal kita. Basbasan mo ang aming pamilya.